Sabi ng gitara at ang kayayong lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumasama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel namay natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kaniyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi,
narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang iyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang iyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghihintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa mga nananambahan, sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sunday iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil sa pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan bilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyana ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay.
Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alim niya kung sino siya. Madaling araw pa, bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kapag tayo po ay nakakaranas ng kaginhawahan, ng kaligayahan, ang nais natin, huwag na itong lumipas at huwag nang mawala. So, tunay tayo ito ang tuwa kapag ganyan ang ating karanasan. Pero ang katotohanan, ay di hindi nga laging piyesta o Pasko. Dumadating din naman ang mahal na araw. Ang katotohanan sa ating buhay, hindi laging kaligayahan. Lumilipas ito at nakaharap din naman tayo ng mga sitwasyon na kung saan tayo nakararanas ng ilang paghihirap o sakripisyo. At ito'y bahagi ng ating buhay bilang tao, lalo tigit bilang Kristiyano. Pero siyempre nandun lagi yung ating paghahangad ng isang maginhawang buhay. Maging yung mga alagad ng ating Panginoon, naranasan yung ganitong pangyayari. Maalala natin, sina Pedro, nakasama ng ating Panginoon doon sa bundok, na nang magbagong anyo ang ating Panginoon, so ang nais ni na Pedro, dumito na tayo, Panginoon. Sabi nga ni na Pedro, magtatayo po kami ng tatlong kubol. Pero yung pangyayari ay isang patikim lamang nung kaginhawahang kanilang mararanasan matapos ang pag-aalay ng sakripisyo. Kaya ito yung katotohanan ng ating buhay. Ngayon yung mga alagad na kasakasama ng ating Panginoon doon sa kanyang ministeryo ay tunay nakaranas ng pagsubok, ng paghihirap, subalit nakaranas din ng kaginhawahan. Kaya nga, nung sila'y nandoon sa pagmimisyon kasama ng ating Panginoon, so nakita nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung kaya nga, napakarami ng taong lumalapit sa ating Panginoon. So dinadala ang lahat ng may sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, at ang lahat ng ito ay napagagaling ng ating Panginoon. Kung kaya nga nandikaroon din ang damdamin yung mga alagad, na sana doon na lamang muna sila sa lugar na iyon. Subalit, narito ang ating Panginoon na ipinakita sa mga alagad na hindi lamang isang lugar ang kanyang kailangan puntahan, kundi lahat ng lugar doon sa Galilea ay kailangan niyang puntahan upang maranasan ng bawat isa ang pagliligtas ng Diyos. Kaya nga, nilibot ng ating Panginoon ang buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. So malinaw na ipinakita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa isang lugar
o para sa isang grupo, kundi ang kanyang misyon ay para sa lahat. Ang kanyang pagliligtas ay tunay na para sa lahat. Kung kaya nga, ito isang magandang paalaala sa atin na tayo ay nakasisiguro ng pagliligtas at pagmamahal ng Diyos. Ito yung katotohanang binibigyan din sa atin ngayon ng ating Panginoon. So bahagi tayo sa misyon ng ating Panginoon, sa misyon ng kaligtasan, sa misyon ng kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Kung kaya nga, ang kinakailangan lamang ay magtiwala tayo ng lubusan sa kanya, sumunod sa kanya at magtalaga ng ating sarili para sa ating Panginoon. So nakita natin, ipinakita sa ating Ebanghelyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Na kung saan do'y binibigyan din sa atin na kayang-kaya niya tayong iligtas. At yun yung katotohanan. Kung kaya nga ang kailangan lang magtiwala at maging bukas tayo ng lubusan sa Kanya. Ang kailangan, sumunod tayo sa Kanyang panukala. Sumunod tayo sa Kanyang mga hinihingi sa atin. Kaya tingnan natin mabuti kung paano natin pinagsisikapan ng lubusan na sundin ang hinihingi at utos sa atin ng ating Panginoon. Tunay, sa pagsunod sa ating Panginoon, mayroong sakripisyo. May mga mumunting paghihirap tayong mararanasan. Pero nakasisiguro naman tayo na bahagi nito ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya nga, pagsumikapan lagi natin na sundin ang utos at hinihingi sa atin ng ating Panginoon sa pagtunay na sa ating Panginoon ang ating kaligtasan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghilo iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa, nagkadakilan mo. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming katani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at niyayam mo kami sa lahat na sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na ruwaraw. Iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayang kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid,
narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon di o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan pangundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po'y humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa na 12 ng tanghali, at ang misa ng 9 ng umaga at 2 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapa at pag-ibig na ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayo Kanyang pagkalingatba, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.